to a drill field. Does it look scary? Mom, what do you want to do? She's having fun and she's thinking what? I don't know. You never know what the baby thinks. She's thinking. Hi. I want to be pink. The what? The ribbon. Okay, yeah. Calbi chose pink for the ribbon of Mayumi. Oh, yeah, that's true. Alright, guys. Good morning. At ngayon ay maaga pa kaming nagising dahil today is the day. Today is the day na kami ay lilipat na sa aming bahay. Dala namin yung aming mga damit, guys. So, iiwan ko na tong bahay ng kapatid ko. And I am so emotional. Dahil, syempre, para magkaroon ng maayos na bahay during sa mga times na bagsak ako is a really, really big blessing. And having kids, tapos wala kang mapuntahan, sobrang hirap ba? Pero dahil meron ako mga kapatid na very loving at very thoughtful, hindi sila nagdalawang isip na patirahin kami sa bahay nila na extra. So, I'm happy. Ang saya ko dito sa bahay na to. Dito kami, dito at least gumawa ng, nagkaroon ako ng time. Nakabili ako ng time para mag-ipon at ma-organize yung isang bahay na lilipatan namin. So, ngayon, dadalhin na namin yung mga gamit namin doon. And then, ipapalinis natin to. Siyempre, nakakahiya naman, guys, na ginamit natin yung bahay. And then, iiwan natin marumi. So, iniisip ko, papalinis ko to. And then, papapinturahan ko doon sa baba. Kasi nagkaroon ng mga finger marks. Para sa finger marks ng mga bata. Alam niyo naman, pag may mga bata, sobrang dumi ng mga kamay minsan. Tapos pag meron pa silang mga crayola, nagka-crayon sa wall. So, pagkatapos namin matanggal yung mga gamit namin dito, magpapaschedule ako para papinturahan at naayos tong bahay. At least ay maparentahan na ng kapatid ko. Tara guys, magkakot na tayo. Let's go. Alright. So, natanggal na namin yung mga damit dito sa likod, guys. And may konting hanger na lang, pwede na lang namin yung balikan. Pero itong washing machine na maliit, ibibigay ko to sa kapatid ko dahil wala din siyang gagamitin. So, sayang naman to. At kung dalawa-dalawa yung machine, pwede naman natin ibigay. So, dadalhin ko yan doon. And then, may mga konting bagay pa tayong naiwan dito. Babalikan na lang natin. A few moments later. Move, anak, move! Okay, sit on them. Mom, where's my bag? Which bag? My bag. I left it, tara. Why, Mom? We're coming back. We are going to get more things. We are going to get more things, anak. We have to put water in it. Like that, you are very quiet. What do you have in your hand? Toy and a radio? Why do you need a radio? Speak. And you, what do you have in your hand? Bag and a toy. Ayan guys, unang hangkot na natin. Mami! Hi? Where's your sister? Where's Mayumi? Where's Mayumi? She's at home. Oh no! Mayumi is with Ati Chai. So,
tamang-tama guys, dalawang hakutan lang itong aming mga gamit kasi kukunti lang. Ang laman nitong first hakot namin ay yung mga kailangan talaga nating gamitin, lalong-lalo na sa kusina. So, sa kultura ng Pilipino, marami tayong mga superstitious belief or pamahiin. Merong dapat lumabas ka sa pinto na ginamit mo sa pagpasok sa loob ng bahay. Merong kailangan lagyan mo ng, budburad mo ng asin at saka coin sa kada corner ng bahay. So ngayon, ang gagawin ko lang ay yung ginagawa namin kapag lumilipat talaga kami ng bagong bahay. Bigas, dapat yung puno na container na bigas, asin at saka asukal. So yung ganun na superstitious, ang ibig sabihin daw nun is ang mangyayari daw nun is hindi ka mawawalan ng, kapag ginawa mo yung bilis na yan, ay hindi ka mawawalan ng pagkain sa iyong pamamahay. So wala namang masama no, kapag kasundin natin yung mga superstitious belief ng kulturang Pilipino. Kaya ngayon, sabi ni Mama kagabi, sabi niya, ang una niyang ipasok sa bahay talaga ay bigas, asin at saka asukal. So yun talaga ang una natin ilalagay. And then coins na din para tuloy-tuloy yung pagpasok ng salapi. Kasi kung walang salapi, wala tayong pangbayad ng kuryente. Yes. Is that a song or what? The trash. You're gonna take out the trash. Yeah? I have in the bag. I brought it. An eternity later. We are here! Let's go! Wait first, we put our rice first. Rice, salt, and sugar inside first, okay? And some coins. So, bakit coins daw? Dapat buong 1,000 para laging buo yung perang papasok. Kasi pag coins, bariya-bariya lang din ang papasok, guys. Alright. And auntie can put the rice first. Inside. Then, salt, sugar. Okay? What happened to your lips? And... sunod ay maglalagay tayo ng coins. Yan, alhamdulillah sa ating bahay. God is good. Say, what do you say? Alhamdulillah. Chico, oh, kalbi na lang. Say, alhamdulillah. Okay, then say, alhamdulillah. Say na. Then kalbi will say, alhamdulillah. Okay, kalbi. Kalbi, say here. Alhamdulillah. Yay! Chico's turn. Alhamdulillah. Abi, wait first. Yay! All right, let's go inside. Ipulot agad ni Calvi. It's there. But your feet is gonna be dirty. Come here first. We put our rug here first. There, be careful. Natanggal ko muna yung bedsheet para malabhan na. And kakakuha lang sa laundry. So, pwede na natin siyang ibalik. So, dito sa bedroom ni Mama pala. Dito sa bedroom ni Mama, guys, bumili lang ako ng maliit na cabinet. Tamang-tama lang sa gamit ni Mama. Hindi ko na nilakihan kasi malaki, maliit lang din yung bedroom. So, basically, sabi ko kay Mama ay, eto lang talaga yung magiging cabinet niya. Kasi si Mama, guys, grabe talaga, guys, sa pagdating sa mga damit, guys. Pati mga 1960s, ginadala-dala niya pa. Sabi ko, Mama, maliit lang talaga yung cabinet mo, Mama. Ipagkasya mo doon yung mga damit mo, ha? Kaya eto lang talaga, guys, yan lang. Hindi ko na pinuno dito para naman at least mahila pa ito ng konti at makatulog pang isang, may isang tao pa dito na pwedeng magkasya. Ayoko kasi talaga maglagay ng mga double decker na bed, guys. Kasi feeling ko pag double deck, masyadong magulutin na yun. So, ito naman sa mga bata. Ayan, ilalagay na rin dito ngayon yung beddings nila.
Ano, anong nangyari dito? Set up na rin yung beddings nila ngayon. And then, ito naman yung kanilang cabinet na binili din natin sa Mandaue Foam last time. So, this one is not bad kasi yung kwarto ng mga bata, mas malaki ng konti kaysa sa kwarto ni Mama. So, dito, at least medyo malaking cabinet yung nailagay ko. At pwedeng ma-organize dito yung gamit nila. Ayan. So, mag-set up lang tayo ng bahay. Let's go. So, finally guys, sabi ko nga, hindi na ako mag-antay talaga ng matagal na panahon sa paglipat dito. Kasi andyan na lahat yung mga kakailanganin natin dito sa bahay. So, talagang lumipat na kami kasi ang hirap kapag may bahay ka tapos walang tao. Talagang laging pagpunta mo, kung hindi marumi, merong mga bago na namang mga insektong pumapasok. Kung hindi pumapasok naman ang mga gamit. Ay. Kaya talaga ngayon, sabi ko, hindi muna ako magtrabaho kasi dito muna ako sa bahay. Tulungan ko muna sila maglipat. Hindi ako kampante ba na maglipat tapos wala ako na mag-hands-on. Kasi hindi natin malaman kung ano yung plastada ng bahay natin. So, eto dahil nag-amoy pintura pa dito, guys, nilagyan ng interior designer natin ng, tawag nito, ng lemon. Para ma-absorb niya yung amoy ng pintura ng cabinet. So, eto na yung cabinet natin. Napakita ko na sa inyo last time. Eto naman air purifier. And then, magsiset up lang tayo ng beddings kasi na natuyo na yung pinalaban natin ng mga beddings. Very good naman at yung ating aircon ay lumalamig. Sa toilet, kailangan natin linisan. At ngayon, ilalagay din natin yung ating shower curtain. Talagang importante na magkaroon ng shower curtain. So, tara. Dati, dala ni ate, oh. Subutan yung ilan, pa. Ayumi! Ayumi! So, ang kitchen natin dito sa likod ay hindi pa talaga totally tapos. Pero, ay, may ilaw na pala dito, guys. Pailawan natin ng konti. Ayan. Uy! Gumagana na ang exhaust fan. Kaya pala hindi siya gansyadong ganun kainit kasi meron na tayong exhaust. Ayan, guys. Wow! Galing! Sabi na kung saan dating yung ports, exhaust di ay? So, dito ay ang spare bedroom / playroom kasi ang laki naman ng space dito. So, pwede pa talaga siyang magkaroon ng corner dito yung mga bata. Basta lagi lang maayos yung ating tawag na ito, yung kama dito sa likod. So, kung sino yung matutulog dito, dapat laging maayos, guys. Para naman, maganda pa din tingnan. Pwede maglaro pa dito yung mga bata eh. Lalagyan ko dito ng konting play area nila. Kasi malaki pa talaga yung space niya. Guys, oh, naghahanger na si auntie. Wala na siguro dito. How's the bedroom of the kids, auntie? It's nice. You prepared this for Kahil? You know, you're on the extra bed. Down. Then they are looking for, where is Auntie Christine's bedroom? You wait. You wait, guys. You are going to set up the whole house. So, Auntie is already here helping everybody set up the house. Of course, Mayumi is here with me. Gutom na si Mayumi. Buti na lang, guys. Wala kaming kagamit-gamit. Hindi may... May positive pala yun. Buti na lang wala kaming kagamit-gamit. Hindi mahirap maglipat ng bahay. Kasi zero talaga. Damit lang yung bit-bit namin. Uy, shoutout nga pala sa Mayumi Thailand Closet. Sa aming napakagandang oversized cartoon t-shirt. Sold out na kami agad, guys. Nag-live kami kahapon. Sold out na sold out. Maraming salamat po. And of course, Mayumi is right there. Hi, Mayumi. Gutom na siya. Kain muna tayo, guys. Parang ayaw namin galawin yung lamesa. Mamaya kakain kami sa sahig, guys. Nakakahiya naman sa mesa na to gagamitin natin. Apakaganda eh. Paalang na. Ayaw namin. Ali lang. Huwag saksakan namin. Ibalik na sa box. Ibalik na sa box, eh.
pa. Saksakan ani. Para lang. Para lang. Dali po tanga. Dali po tanga. Isaksak din ka likod sa salamin. Tanawa din ko magsiga, ha? Ay, sit on the floor, please. We don't eat from here. The ants are going to come. But how can you eat from here? I know how to eat. I said that was proper liquid. Eat on the floor. Eat on the floor. God, that's happening. Oh, yes. This place. Hot too. This place. Mom, look at me. Mommy. Okay, dito na tayo matulog kasi mga kaso na. Mom, mommy. Huwag mama, sayo ka muna. Sakay. Ikaw. Okay lang ang gawin. Alright guys, babalik lang kami ni Adik Chai ng beddings. Dahil dahil ngayon ay pwede na tayong matulog dito sa ating bahay. Excited much. Diba parang green man itong pintura dire ah? Bilis dyan? Dire po na. Dito sulod ba? Dito sa gawas. Diba green to? Oo. Okay. Na nating tanggalin. Parang tikli yung camera natin. Ayan. Parang kailangan na natin siyang tanggalin dahil hindi tayo makakain ng maayos with all this luxurious stuff sa table natin, guys. So, ilagay na natin ito doon sa ating cabinet and set up na natin ito para magkaroon na ng first lunch dito sa bahay. Tapos tayo ng konti sa aming paghahakot ngayon. Hindi naman lahat natapos, guys. Meron pa kaming pakonti-konting naiwan. Nagtira pa si auntie ng mga damit. Kasi daw baka makabalik kami dun sa lumang bahay at hindi kami makabalik sa bagong bahay. Wala kaming maisuot. So nagtira siya ng mga sapatos at damit dun. So feeling ko naman ay nakaplaster na kami ng maayos. So baka doon na kami matutulog mamayang gabi. Ayun. Sobrang excited ko dahil parang hindi din mapakali si Kulot at saka si Chico dahil sobrang excited din sila. So, sobrang excited nila, guys. Halos ayaw na nilang kumain. Gusto nilang maupo dun sa sofa para manood ng TV. Pero sabi ko nga kay Auntie Christine, ay iniwan ko yung mga bata kumain na ng lunch para makatulog muna sila at si Auntie ay makapag-arrange, makapag-organize ng tahimik na environment. Alam niyo naman, pag yung Kulot ay gising, ay talagang war shock yung bahay. So sabi ko kay auntie ay ako'y magbebenta-benta muna. So ngayon time check natin. Nagsimula kami mag-akot kanina alas 9 ng umaga. So ngayon mag-aalas 12 na. Kakain muna kami ng lunch dahil ako'y hahabol sa pagbebenta-benta ngayong araw na to. So marami akong mga items na nag-aantay sa Mayumi Thailand closet. Gusto ko sanang i-live muna para at least may pumasok naman akong pera ngayong araw. Ayun. So samahan nyo kami, guys. Maniudto muna kami. Maniudto means mag-lunch.
Mag-lunch muna tayo and then diretso na ako sa Mayumi Thailand closet. Nag-ano pa nga pala guys, medyo napalpak pa yung paglipat namin ngayon kasi yung tubig biglang naputol. Nagkaroon ng incident dun sa may subdivision na naputol yung tubig. Kaya ayun ay walang tubig muna sa bahay. Pero at least, hindi naman siya ganun kadumi na kasi nilinisan na nila auntie last time. Tapusin na natin itong ating mga kailangan gawin ngayong hapon. May pinapabili din si auntie na mga konting bagay. And then sana makauwi kami ng maaga para naman at least makapagpahinga tayo ng maayos sa ating bagong bahay. Sobrang excited ko. Maraming salamat you guys and I'll see you on this episode.